Ayan, ito na naman tayo sa isang OFW dito sa Spain. At siya na ang magpapakilala sa inyo. At ayan, tatanungin ko na siya. Magpakilala ka muna. Hi, ako po si Nikki. 13 years na rin ako dito sa Spain since 2007. Wow. Nikki, nandito na ba ang pamilya mo? Oo, nandito na nanay ko. Dito na rin ako nagkapamilya. Okay, Nikki, isang katanungan kasi ang kinukuha natin dito ay mga saloobin ng OFW. Kung gaano ba talaga kaginhawa o kasarap ang isang OFW. Ano yung pwede mong ibigay na mensahe o ano mong pwede mong ibahagi na maiksing kwento about sa pagiging OFW mo dito sa Spain? Sarap? I don't think na masasabi masarap ang buhay ng isang OFW. Kumpara mo sa nasa mga tao sa Pilipinas, siguro mapalad na rin tayo kasi kumakain tayo ng 3 meses ang araw. Tapos, hindi nawawala ng trabaho, yun ang importante para sa pamilya. Mm-hmm. Pero, sa sahod, break even lang. Parang Pilipinas na din. Kikita ka, dadaan sa pera, yung pera sa palad mo, tapos ibabayad mo sa mga resibo, lahat. So, Nikki, kasi isang purpose dito sa YouTube channel ko is makapag-inspire tayo ng mga kapa-OFW natin. Sa situation mo na 13 years ka dito, paano mo bibigyan ng inspirasyon ang ating mga kapwa Filipino na para hindi sila mapanghinaan ng loob mag-abroad? Saka lang. Mm-hmm. Tapos, masyadong maarte sa trabaho, tapos acceptance na ayun talaga tayo, yun talaga tayo yung trabaho natin dito. Kasi kung maghahanap ka ng magandang trabaho, yung iba naghahanap, hindi kontento sa magandang trabaho, hindi sa trabaho nila, inaalisan nila, tapos tunganga lang sila, wala naman sila nagbibigay sa kanila, tapos may mga pamilya sila, namabon sila sa utak. Okay, Nikki, alam ko kasi ang buhay mo, nandito na ang kumpleto mong pamilya. So, nung wala pa yung pamilya mo, ano yung pakiramdam? Yung hindi mo pa sila kasama? Iba. Mas iba. Yung free will dati is, talagang maluwag sa pera, maluwag mm-hmm. sa lahat. Ngayon, nandito na ako nagkapamilya, dito na ako nagkaanak. Siyempre, gastusin dito, gastusin doon. Okay. So, Nikki, ganito. Kasi ano yung pagkakaiba ng buhay abroad at buhay Pilipinas? Buhay abroad, ang lamang lang is hindi ka nawawalan ng trabaho. Okay. Mm-hmm. Sa Pilipinas? Based on experience dito sa Espanya, ganun din eh. Break even lang talaga. Yun lang ang lamang. Walang, hindi ka mawawalan ng trabaho. May regulasyon. Kaya may trabaho, hindi ka magugutom. Okay, so Nikki, may tanong ako kasi nandito na yung mama mo, nandito na mga anak mo. Meron ka pa bang namimiss sa atin? Siyempre. Nandito yung katawan ko, nandito yung ano, pero yung puso ko sa Pilipinas pa rin. Okay, so isang katanungan iba yun, pa. Iba pa mm-hmm. doon. Yes, iba pa rin sa atin. So halimbawa, papipiliin ka ng katanungan na ito. Kung gusto mo mag-retire, saan mo gusto ito gawin? Sa Pilipinas. Bakit? Kasi mas masaya doon. Konting pera, mas masaya. Kung retiro ka na naman, wala ka nang iintindihan na ipagkakanap buhay o bubuhayin, mas maganda sa Pilipinas kasi okay lang doon kahit walang pera, masaya pa rin. Oo. So kasi nga ang karamihan kasi sa atin, okay, yes. Ang karamihan kasi sa ating mga Pilipino, yung mentality natin na wala pa ring masarap na ibang lugar kundi ang sariling atin. So, ayan, so Nikki, ayan, gusto kitang hingian ng isa pang pagkakataon o maiksing 5 minutes o 3 minutes na kwento na pwede mong ibahagi para dito sa mga televiewers natin dahil buong mundo nanonood nito. So, paano mo ngayon bibigyan ng kaunting mga kaunting inspirasyon itong mga kababayan natin na dumadaranas ngayon ng mga pagsubok na ito? Itong nangyayari. Wala kayong mag-give up. Tapos, tsagain nyo lang kung anong meron, maging makontento tayo kung anong meron dumarating sa atin, maging pagpasalamat na natin yun kung anong meron, kung mapamaliit, mapamalaki. Yes. Kontento, walang problema, hindi ka maghahanap ng iba. Okay, last na lang nakatanungan, Nikki. Nagsisi ka ba na napunta ka dito sa abroad? Hindi. Bakit? Kasi dito ko nakilala yung pangasawa ko, tapos dito na ako nagkapamilya.
Tapos wala din naman ang buhay ko sa Pilipinas. Mas malala pa siguro, baka mas malala pa ako sa Pilipinas nung kabataan ko ngayon kaysa doon ako nabuhay. Wow. Doon ako nagkatrabaho. Oh, ayan. Guys, maraming salamat at panuorin ninyo itong video na to at harinawan maka-inspire ulit tayo ng mga OFW at lalo na yung mga Filipino na gusto mag-abroad dahil dito sa kwento ni Nikki. Maraming salamat, Nikki, sa pa-unlock at ayan, God bless us all at mag-ingat tayo sa sakit na hindi nakikita. Ayan, siya po si Nikki, ang napakagwapong OFW.